Hello po. Hi, kamusta kayo? Maraming messages na dumating. Sana daw, matutuan mo rin sila ng mga simple moves on self-defense. Ito yung pwedeng mangyari, scenario po sa inyo. Ang pangkaraniwang pwedeng mangyari pag yung binagtak yung loob mo. Air grab po, ano bang reaction niyo yes, dito? Yes, yes. Nakikita ko yan, nakakalagkad minsan. Siyempre, ang babae, nabibigla yung reaction, masasaktan. Mm-hmm. Anong pwede niyang gawin? Anong pwede mong gawin? Ngayon po pinakita namin po paano po tatakas pag grab po ng hair niya. So nakita niya umikot po siya. Paano niya po ginawa yun? Sa tulo po ng hips niya. Sabay, tinuloy niya rin, tinira niya ako dito sa groin. One movement po yun. Pagtakas niya, given a chance, sinipa niya pa rin ako, sabay takbo, sigaw na po. Do it again. So, paghawak dito, pinapahawak siya dito, one motion, ikot. Boom, ayun! Ah! Sabay sipa. Ah! So that was good. Yeah. You got it? Yep. Paano naman pag ginrab ka naman from behind? Bear hug. Yes. Inuha ka yes. sa likod. O, ano naman ngayon alam mo, ang dapat na technique? Minsan mahirap yan ha, dahil pag malaki sa yung lalaki, talagang yes, andali kang baltakin eh. Pero may depensa para dyan. Simple lang po yung reaction ni Mariz, no? Pag-grab po sa kanya, rinab ko, ayan. Inigat ko, ayan! Very simple movement. So, mahalaga po doon yung position ng tira nyo, no? So, ito po, it's like a hammer. So, hammer, pag ganun swing mo lang, masakit po yan, no? O, oh, ayan. Naramdaman ko na po. So, di ba, okay. So, one. Hammer. Ikot. Yung twisting po na pa, ayan. Harap. Pa, there you go. Paano pala yung ginawa ko na? Ganon. Pero saan ang tama? Dito. Dito po tatama. Dito. And then? Ayan, sa panga. So, pero hindi lang basta ganon po yun. May importante, may movement. Yung hip pa one, rin. Hip, so. Ganon gagaling yung force. Oh, go. Yes, go. Good. Two. Yan. Three. Ayan sa sipa naman. Sa front kick. Yun. See? Practice lang mo yan, no? Go. Balance. Kabila. Go. Two. Three. Simple basic movements na po, nakita nyo. Hindi po siya nagpanic, hindi siya nataranta. Pagharap niya, nandun yung element of surprise, nakasipa pa siya, cyclone pack na tinira niya dito sa baba ng hammer blow. So yung hammer blow, simple lang po. Gagamitin yung konting twist para may puwersa. Kahit anong mangyari, presence of mind, focus lang po tayo, gawin na yung ating makakaya. At yun ang pwede mangyari. Makakatakbo tayo, makakasigaw tayo, makakahingi tayo ng tulong. Sige. Paano naman pag sinakal ka? Sakal mo ko. Dali mo. Pag dinadala kasi yung ayan, huwag gagano naman. Kaya mo. Masakit. Ayan. Ayun, no? Subo ko. Oo nga. Ayan, ha. Diba, next yan. Pwede elbow dito. O, ito. Sa mukha. Ayan, pinakamalapit. Ayan, or. Mga bloopers to. Ito naman po yung gagawin natin. Yung mga palagi nangyayari po sa labas sa kalye, no? Pag yung sinakal kang ganyan, talagang ang mangyayari sa mabibigla ka, magugulat ka. Minsan ang dami sinasabing pwedeng gawin, pero ano yung instinct na pwede mo kagawin mismo sa oras na? Ito po, choke hold yan, no? Kaya mo kumawala? Hindi, di ba hindi, no? Di ba? No. So what can you do? Instinct mo? Eksakto sa mata, sige. Yun, no? Tapos ito na, tuhod. Boom! Exactly, dalawa. Pang! Pang! Takbo! Tapos panat. Tuhod, one, two, takbo. Tinira sa mata, tuhod. Yung pagtuhod, ang lapit. Kung wala siya yung sumakal, di ba? Ang lapit, oh. Hindi ako makakasipa ng malayo. Unless lumisan siya, pwede yun. Pwede yung takbo. Kapag!
marami akong natutunan. Kasi kailangan po talaga yung realistic. Yes. Hindi naman pwede yung ganun na yung hawak ko, ganito and na yung hawak kailangan ko rin maramdaman para yun. Maka-react ako. Alam mo, maganda yung sinabi mo. Dapat po ma-feel nyo yun. Kasi pag hindi nyo na-feel, akala ko ganun lang yun. Tapos ginawa nyo sa kalye, bakit ganun? Walang effect. Yes. Nasakal na ko, bumagsak ako, mali yung sunto ko, mali yung sipa ko. So it's very important po. What I'm telling you, habang quarantine tayo ngayon, yung mga basic movement po, pakita ka ng hanya. Yung hip movements po, pagtira dito ng gano'n ni Mariz, oh, ano? Pagsipa very ko important po, yung very hip. Very important po yung hip. Kahit sa bahay lang po, twist-twist lang po tayong ganyan. No? Parang ganyan. Sige nga, gano'n ka. One, ito mo. Yeah. Three, four, five. Tapos ngayon, atra. Kick with a twist. There you go. One, two, three, four, good, change foot. So one, two, target, three, so closer naman, isa knee, oh, go, one, good, two, side view, yun, three, good, good, three, yan, four, kabila, kabila, two, three, four. Bakit po namin ito ginagawa? Para lang makita nyo yung correct movement. Kasi habang may pagkakataon po, mahirap po yung mabigla. Ginawa nyo, minsan na-off-balance kayo, kayong bumagsak, mahirap po yun. So yung basic movement lang po, swing lang po, twist movement, may puwersa po yan. Pasalubong, pag yung mata, ganun din. Lahat po yan, meron. Meron po natin. Natutunan mo yung proper, madali, yung basic po, proper ganun lang, hip movement, yes. Yun yung balance mo na eh. Kasi ito naman, elbow to honey, parang na nagsusuklay. One, ito, taas mo lang. Go one, parang nagsusuklay. Go one, go one, yeah. Good. Yun, good. And, dito yan, sa pulgara, go. Kabila, go. Yun, two, three, four. Yan. Pag malapitan po, tinatawag ng close quarter combat, pwede yung gamitin yung elbow, malapitan. Oh. Yan, oh. Sige, go. Ayan, go. Kabila, go. Yan, go. Tapos elbow rito, elbow. There you go. Yun, ganun. Elbow, rito. Nice, go. Go. Kabilang elbow, top left. Go. Yun, go. Nice, go. Alright, see, very simple movement po, but very effective. Kaya sinasabi ko ulit, mag-iingat tayo. What about arm grabbing? Papa, alam mo, ay, alam mo, yan ang ginagawa nang bigla ka na nang babagtakin. Oh, babagtakin yes, ganun, yes, so, yes. Pakita natin. Yes, yes, mama! Grinab ko yung kamay ni Mariz. Pag grab ko, kinuha niya. Kasi kung hindi, mas malakas ako sa kanya. Kunin mo to. Tapos iaangat niya ngayon. Paangat mo. Ayan, parang bababa niya. Pagbaba niya, off guard po ako. Front kick. Pam! Takbo na. Safety na kayo. Unahan niyo na po. That's the best way to do it. Kaibigan, yung nakita niyo po sitwasyon, pag inakbayan po yung babae, yun po pwede niyang gawin. So, how did you do it? Was it hard? Well, like he taught me to go under lang, tapos clip the arm and then kick. Ang galing. Perfect. Good job. So, ganun lang po. Very simple. Pero very very important is don't panic, right? Or go away. Or run. If you have a question, just takbo. Tama yung ginawa niya po. Tumakbo siya, hindi siya nagpanic, umalis siya kagad. And you can ask for help. Good job. Dami ko na namang natutunan ngayon. Sana honey, hindi lang ikaw ah. Oo. Pati sana kayo ho ay yes, may natutunan. Yes. I'm sure masaya ako na nakashare na naman kami sa inyo. Pero alam mo honey, iniisip ko sana hindi na dumating sa ganung punto. Kasi mas maganda po sana maiwasan natin. Ako rin naman. Oo. Iwas na lang. Kasi hindi yung masasabi. Kung minsan yung gagawa sa atin ito, honey, desperado na yun. Minsan pwede silang nakahayong drugs yan, nakainom. Or ang pag-iisip niya talagang mangu-hold up ako, mag-rape ako, papatay ako. Yun ang focus sa utak niya. Kaya talaga dapat maging aware tayo, maging ready tayo, maging focus tayo. Huwag tayong maunahan. Ang punto kasi yung pag-iisip din natin. Pag tayo naunahan na sindak, yun ho ang mahirap na senaryo. Pag bigla ka natakot. Yun, di ba? Pag natakot ka, pag yung,
Yeah. Oh, pag ginanyan ka lang, sorry. Pag yung bigla kang binantak, hindi ka nakareact. Di ba, kita mo, aray, wala na. Tapos na laban. Kahit sabihin mo, magaling ka, matapang ka, marunong ka. Pag naunahan ka ng nervyos, tapos na. Yan ang nakakatakot sa laban. But kung may focus po kayo, aware po kayo, alam niyo yung gagawin niyo, kaya na. So presence of mind po, presence mahalaga po yan. Presence of mind is very important. Pag kayo po ay ginagabi, yung surrounding ng lugar niyo, madilim ba, delikado ba, pasundo na kayo. Yan po ang parating sinasabi ni Ronnie sa mga anak namin, lalo mga babae. Yes, hindi mo biro namin ang panahon mo ngayon. Maraming maloko dyan, maraming siraulo dyan. So mas maganda iwasan na natin. Mm-hmm. Sa mga sinaring tinuro kanina, pinakamahalaga, sumigaw din tayo. Oo. We have to catch attention. Yon, kasi oo, nakakalimutan eh. Mag-ingay, sumigaw, tumakbo. Yes, right oo away, sigaw, takbo, iwan. Yun yung sinasabi mo rin sa amin, ano? Mag-ingay, takbo. Takbo. Ngayon, kung lang talagang na maipit ka at kailangan mong lumaban, yan, dun mo ngayon magagamit itong mga tinuro. One step ahead ka. Hindi lang ho pinapanood yan, mas maganda rin po i-practice sa bahay. Kasi yung tamang tira, yung yes, tamang suntok, baka mamaya yes, ginano yung hindi naman tablahan yung tao. Sinasabi mo sa amin, may mga weak spots in body natin. Saan siya, yung mas effective? Mas effective. Pag kunyari, tinamaan mo para talaga, ma-disable mo kagad yung kalaban. Yes, at sabay, yes, takbo ka na. Kasi mahirap yung, oh, sinuntok ko, sinipa ako, hindi naman tinablahan. Dapat ho, alam nyo kung saan parte yes, ng katawan para ma-disable yun. May pagkakataon kayong tumakbo or tumakas or sumigaw. Paano dapat gawin? So, nakita nyo ho yun. Practice nyo rin po, para exercise na rin po para sa inyo. I mean, sorry kanina, kasi kailangan pakita sa kanila na talagang yung tamang grab, yung tamang sabunot. So alam ko, baka nasaktan ko yung asawa ko po, kaya I'm sorry. It's okay. Thank you, Marella and Raechelle, for joining us again on this video. Good job, girl. Do you have any message for all our friends out there? Well, ever since naman my dad and his brother did the briefer, they've been teaching us self-defense. And yeah, they've been teaching us a lot and we've been learning a lot from them. But aside from that, it's also a really good workout and it boosts your self-confidence, especially if you know what you're gonna be able to do, like just in case anything happens, you know. So it's really important to be prepared always. I'd like to add that aside from knowing how to defend yourself, it's also, you know, it would be such a burden to always go out, diba, and always feel like, oh, I have to protect myself at the party. Mm-hmm. But what's more important than that is for you guys also to learn that it's important to respect women and that you're not supposed to do that. Because it happens often and yeah, it's something that you have to fix also with how some people think. Very important din talaga that you should, give respect to women and to everyone. Thank you all again for watching. Maraming salamat po sa inyo. We'll see you all again next time. Bye! Bye.